Signal number 4 na po ngayon. Humihingi po ng tulong ang local government ng San Mateo. Nakataas sa red alert. Niyanig na magnitude 5.9 na rin doon. Ang hiling na bigas ng mga magsasaka. So, may club na naman ang pakpakang... Pilipinas. Halos taon-taon na lang ay saksi tayong mga Pilipino sa mga pinsala at kamatayang dulot ng iba't ibang mga disasters. Ayon sa marami, naging normal na raw ang kahirapang dulot ng mga ito. Ano nga ba ang kahulugan ng disaster? Ito ba ang malalakas na hangin taglay ng isang bagyo? O ang tuluyang pagkasira ng mga kabuhayan at kabahayan ng mga nasalanta? Hindi pantay-pantay ang epekto ng mga disaster sa mga miyembro ng ating lipunan. May mga taong pinaka-vulnerable, tulad ng mga mahihirap, ang may sakit, ang matatanda, ang kabataan at kababaihan. Ano ang disaster para sa mga maralitang tagalungsod, sa mga magsasaka at mangingisda? Ano naman ang ginagawa ng mga magigiting na community leaders upang unang tumugon sa kanilang mga barangay? Ito po ang kwento ng Barangay Bagumbayan ng Taguig City. Ang lugar na to, dinatnan ko na talagang tambakan siya ng basura ng mga pabrika. Yung nakakasulasok kasi kung bakit sinusunog nila. So siyempre, ang nirereklamo rito ng mga mamamayan, yung usok na nalalanghap nila, halos hindi na sila kasi magkakakitaan dahil sa kapal ng usok, sa itim ng usok at sa amoy. Yung una po nangyari sa amin is, doon po kami sa tabing lawa. Nilaman po ng tubig yung aming bahay. Nung lumipat kami dito sa Sitio Santa Maria, nagkaroon po ng sunog, pero hindi po kami na ano. 2013, na ano po kami na demolish. Kaya po kami napalipat dito sa Kalaw. Naranasan din namin ditong sunugin. Nung may apoy na, pinilit buksan ng mga tao rito yung main bulb ng tubig para makapasok yung tubig dito at maagapan yung apoy. Pagbalik nila sa kanilang mga kabahayan, pinatay ulit. Karamihan kasamahan namin ang nasunugan. Dahil nga dikit-dikit, so yun ang mahirap pag dikit-dikit. Ang bilis, nakikita daw nila parang ginaganyan lang ng kamay yung mga bahay. Kahit sa isang mayaman na syudad tulad ng Taguig, hindi nakikita ng marami ang pang-araw-araw na mga disasters na hinaharap ng mahihirap dito. Paano kaya pinalalakas ang kakayahan ng mga nasalanta upang tumugon sa kanilang pangangailangan? Kilalanin natin ang community-based disaster management, isang pagkilos na isinusulong ng Citizens Disaster Response Network. Ang CREST ay nagpo-promote ng community-based disaster management. Sa community-based disaster management kasi, inuugat niya talaga yung vulnerability ng mga community. Bakit nga ba ganito ka-vulnerable yung mga komunidad dito sa Metro Manila? Isa pang mahalagang usapin sa community-based disaster management ay yung pagkilala doon sa kapasidad ng mga tao sa mismong community. At makikita natin yon sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga disaster preparedness committees sa iba't ibang mga vulnerable komunidad. Nagsimula ang DPC nang dahil sa samahan namin. Yung mga kasama ko, member ng 4PIS, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Magkakakilala kami, mga parent leader kami.
ng bawat purok. Agad-agad kailangan talaga dun sa planning na yun, mabilis yung takbo ng isip mo, ma-imagine mo agad talaga yung lugar nyo, ano ba talaga yung kailangan, ano ba yung magandang plano para doon. Ang hirap pala mag-drawing. Iniisip mo pa, dito nakatira si ganito, kailangan ganito, ito yung kasunod dito, di ba? Nagyan mo ng mga panganan, ganyan. Ito dito, eh, memorize ko rin, ganyan, ganyan. Ang nakakatuwa kasi, nakikita mo, kilala mo na pala lahat ng tao dun sa buong lugar ninyo. Yung training namin na binibigay dito, mahigpit ang tulungan with barangay. Kaya mula doon, sa training na yon, nagkandak kami ng flood drill na dinaluhan ng maraming tao, nasa 800 sila. Ayon sa ating batas na RA 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act ng 2010, kinakailangang manguna ang local government unit bilang frontline responders. Sa Barangay Bagumbayan, mahusay ang pagkilos ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. Ngunit matindi pa rin ang pangangailangan ng isang barangay sa Metro Manila na may 50,000 katao. Yung Republic Act 10121 na yan, napakaganda niyan. Pero kailangan tulungan muna natin yung mga homeowners na matrain sila, ma-identify nila yung problema dun sa community nila. Tapos magagawa ng plano ng barangay para mas mag-immediate ang action. Usually po kasi sa disaster, kailangan po namin talagang mag-standby sa office namin. Hindi kami pwedeng umuwi hanggat hindi po natatapos yun. Yung pinaka-iskinita po na dinaanan natin, napakaliit po. Pantao lang po talaga. Yun lang naman po yung inaano namin na pathway lang po para sa ambulance. Nakakasya na. Kahit po anong oras, madali na po kami makapasok. Maliban sa mga bagyo, baha at sunog, ang mga pang-araw-araw na kahirapan dulot ng kawalan ng kabuhayan, matitirahan at kaligtasan ang nasa ugat ng pagiging vulnerable sa syudad. Ang pangunahin talaga kasi sa kanila, ang kapag urban poor yung pinag-uusapan, syempre yung kabuhayan nila, yung kalam ng sikmura nila. Kapag wala silang kabuhayan, disaster yun sa kanila. Nagkakaisa po naman yung mga tao para maibisan yung baha. Katulad po dito sa amin, lahat po kami tulong-tulong para magkaroon kami ng daanan. Meron kaming mga kaso rito na yung mga magulang na sinasaktan yung mga kabataan, may mga magulang na nire-rape yung kanilang mga anak. Natuto lumaban yung mga kananayan, itayo yung dignidad nila dahil may mga kananayan din naman talaga na dahil sa hindi nila alam yung kanilang karapatan. Nagkakasya na lang sila doon sa yung sinasaktan sila ng asawa nila. Kaya lang po minsan ang tao kulang na sa gawa. Kailangan po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sana ma'am, yung mga bagong parent leader naman namin ang makuha, maturuan pa namin. Para mas mapalawak pa namin, hindi lang talaga sa lugar mismo namin, kundi sa buong komunidad ng Barangay Bagumbayan. Edukasyon talaga yung primary na kailangan nila dito. Kasi kung na-educate na yung mga tao rito at meron kang gamitan, di syempre mas mabilis na lang yun. Kasi dito naman, tulong-tulong naman. Lalo na kami mga opisyalis dito. Magkakaroon ng baha, ng bagyo,
Kami mismo ang nagbabahay-bahay. Tinitingnan namin yung sistema ng itsura ng ano nila, ng kalagayan nila, kung kailangan na ba lumikas, kung kailangan na ba kami tumawag ng rescue. Ang sabi ng iba, sanay na raw ang Pilipino sa mga panahon ng taghirap. Weather-weather lang nga ba ang malunod sa basura at ang mawalan ng tahanan? Sa Barangay Bagumbayan, may Magigiting na lumalaban para sa tunay na kaligtasan.